Welcome po sa channel ko, Moto Job. So tayo po ay welcome sa channel ko, Moto Job. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please like, share and subscribe and pa-hit na rin po ng notification button para ma-update po kayo sa mga bago nating mga videos. So ngayon po, sisegue ulit tayo makina, kasi nakwento ko naman na po sa inyo last time sa mga ibang vlogs ko na pag hindi related sa shocks, nagsishare tayo paminsan-minsan tungkol sa makina kasi nga, itong first love ko pagbuo ng makina. So, ngayon, magsishare ulit tayo ang bago natin videos regarding pa rin po sa segunyal. Ngayon, isisingit ko lang ito, ibablog ko lang sa inyo itong bagong build namin, gagawing project bike, race bike, track bike po siya. Wave 125i. Actually converted po, pero yung makina is Wave S actually. Wave S po ang makina. So, i-upgrade namin, gagawing circuit bike. So, medyo malaki yung load, nasa almost 200 kung hindi ako nagkakamali kasi 6 square engine, 62 bore, 60 stroke. So, bago ko po simulan, doon sa isang sa vlog ko po regarding sa segunyal, maraming salamat po sa mga naka-appreciate, sa mga nag-comment. Maraming salamat po. At doon naman sa isang nag-comment kay Kuya na parang medyo binash tayo. Maraming salamat po sa iyo. At God bless po. At ang ano ko lang po doon, ang masasabi ko lang, tayo po ay nagsasatsat dito para makapag-share. So, kung hindi po ako naglabas ng mga detalye or computations, short vlog lang po tayo. At basic lang po ang ating tinuturo, sinishare natin yung experience natin. Kasi pag nilabasan ko po to ng mga computations and everything, marahil yung mga nagsisimula, hindi rin po maintindihan. Para po kasi ito, yung mga ganitong vlog, para po dun sa mga nagsisimula, magkaroon sila, mga nag-DIY, magkaroon sila ng konting idea regarding sa ganito. At yung idea na yun, may explore na lang nila through their experiences sa pagbuo ng makina. Kasi experience talaga magtuturo po sa inyo. Experience. Kasi marami na nakasulat sa papel, nakasulat sa ano, pero minsan ang kinakalabasan, iba pa rin sa realidad. Sa actual. So, eto, more on experience ang sinishare ko sa inyo. Hindi ko nilalabasan ng medyo technical na computations and everything. Kasi nga, kayo na po bahala mag-explore doon pagdating sa ganung aspeto. Pero bibigyan ko lang po kayo ng konting guide. May share ko lang guide na kung ano yung ginamit ko sa magbubuo ko ng mga makina. So, up to now po, nagbubuo naman po tayo kasi nga, nagtatrack day pa po tayo, nagre-race pa po tayo. So, nandun pa rin po yung passion kahit nakafocus na po tayo sa mga shocks. So, ngayon, ayun, dito na tayo. Isang mabilisan lang. Ito po ay segunyal ng Wave S engine. Ay, kung makikita nyo po, malaki. Actually, pangit nga tingnan eh. Kasi ito po ay nakabalot. Ayan. Hindi lang po maganda. Gawa nga po, bago ko po to pinabuo kahapon, matagal po na tenga nang matapos na namin mabalot. So, ayan. Yung specs po nito, nakabalot. 104 po ang laki. 104mm ang laki. So, ayan. Malaki po ng 1mm sa segunyal ng Mio. Ang Mio po kasi ay 103. So, ayan. Ayan po. 104. Ayan po siya. Ang stock po ito, 98. Ang stock po ng Wave 125, ang segunyal ay 98. Ayan. Sana makikita. Po yan. Ayan po, sira po kasi yung digital ko eh. 98. Ito pong isa ay 104. Ayan po. So, mas malaki po siya sa segunyal ng Mio.
And then, naka-stroke up po siya. Ayan po yung pin. Ayan, makikita nyo. 2.5. Naka-stroke up po siya ng 2.5. So, around, kung tama yung mat ko ah, mababash na naman tayo sa mat. Nasa plus 5, naka 57.9 ang stock. So, meron tayong 62.9 na stroker. Ngayon, sa may conrod naman po, mas mahaba po ulit itong connecting rod na ginamit natin. Again, dahil nagtaas po tayo ng stroke. So, it's a must po yun. Mas mahaba po yan. Ayan. Ito po ay 98, tapos 103 po ang ating pinalit. So, replacement lang po ito, 103. So, matibay po yan, subok po yan, subok na po yan. Pag-compute po ulit yan, gitna-gitna lang. So, ayan. 98 po, gitna-gitna. So, dito, pag nilagay natin sa gitna ng stroker pin, kaya natin itutok. Ayan, ganyan. Somewhere there, gigitna natin. Ayan, 103. Ayan po. 103 po yan. Mas mahaba po ng 5mm ang ating conrod. Nag-stroke up po tayo ng 5mm. Kasi po, dito po, bigyan ko po kayo ng konting idea. Meron po tayong kinatawag na conrod ratio. Kung ano po ang nararapat na rod size sa specific na stroker. So, usually, SOP po dyan, yung standard, mas mahaba ang stroke, mas mahaba po dapat ang rod. So, sa rod ratio naman, search nyo na lang po. Baka ano naman tayo, hindi tayo nagbibigay ng mga computations. Search nyo na lang po kung ano ang standard na rod ratios. Sa mga daily driven po, usually po yan, ang rod ratio naglalaro ng 1.5-1.6. Daily driven, touring po yan. Yan po yung pag nabinili natin yung motor sa kasa, stock na motor, yan po ang rod ratio. Pag performance po, racing, yung mga mag-upgrade po tayo, mataas RPM, nagtaas tayo ng stroke, dapat po at least nasa 1.7-1.8 po naglalaro ang conrod ratio. So, at sa mga pang prototype na makina tulad po ng kunyari MotoGP, F1, yan po, yan mga high speed na makina, high revving engines, ang mga rod ratio po niyan, i-search nyo na lang po, no, at pag-aralan nyo, nasa halos 2.0 po ang conrod ratio niyan. Kadalasan short stroker po sila, mahaba po ang conrod. Pag sinabi pong 2.0 ang conrod, ibig sabihin times po po ang haba ng conrod sa ano ang sukat ng stroker natin. So, ayun po siya. So, ito po, itong build na to, meron po siyang rod ratio ng around 1.7. So, ayan. Ngayon, itong crank, binalot natin yan. Kaya natin binalot yan kasi malaki po ang ating piston. Meron din po yan tanim, dalawa. Yan lang po nilagay ko, the usual. Yan, para bumigat, may counterweight tayo kasi ang piston po neto ay 62mm. Galing po sa stock na, ito po yung stock na segunyal. Stock na segunyal. Ayan po siya. Ang piston po neto, engineering wise, ay nakakabit 52.4. Ngayon, nag-upgrade tayo ng 62mm. Ginawa natin square engine kasi square engine po, pag parehas po, or dikit, almost dikit ang bore and stroke nyo. Ito po almost square kasi 50, ang kakalabasan niya ay 62.9 ang kanyang stroker. Ang kanyang bore size po ay 62mm. So, Wave125 po yan ha. So, ibig sabihin 62, parang 52.4 naging 62 po. Halos 10mm po ang diferensya. So, nakadesign po yon sa ganito kalaking segunyal. So, nung nag-62mm po tayo, nilakihan po natin, naglagay pa tayo ng counterweight para ma-accommodate yung nilaki at binigat ng ating piston. Tapos, plus pa yung hinaba ng ating stroker. So, ayan po,
simple lang po, no, hindi ko na papahirapan sa inyo. So, ihan tulad na lang po natin sa Radar 150. Kung tutuusin, ang segunyal po ng Radar 150 na stock ay naka 62mm, mas malaki pa po dito. So, yun na lang po ang pinakasimpleng guide na mababasihan natin. Without computations, tingnan na lang natin yung mga engineering specs pag nag-upgrade tayo, yung mga specs ng malalaking makina, at idikit lang po natin doon yung specs ng ating bubuin pag tayo po ay nag-upgrade. Simpleng guide lang po yun. So, not very technical, pero yet effective po yan. Kasi sa akin po personally, experience, dyan ko po binabase everything ng mga overload ko na from small displacement to big displacement. Doon po ako lagi nagbabase. So, true experience. Itong segunyal lang po ito actually, yung pagbibuild, kung makikita nyo, hindi maganda, no? Yan. Kasi nga po, tipid racing lang po ito. Napakamahal po magpa-machine shop, sariling gawa, sa assistant ko. Ngayon, ito po ay nilaglagan namin ng sing-sing and then winelding. Ang meron lang po available sa amin na welding electric weld. So, stainless po bala. Yun po ang wineld namin dyan. Dito po sa labas, saka dito. Yung may-ari po nito, walang pang lat machine, pang pa-torno. So, sabi ko, linisin na lang ng grinder kasi basta tiaslong mapantay lang ng maayos, laban na. Kasi ang amin laging goal, ma-enhance lang ng konti, masaya na po. So, ito po, proven naman na nagamit na namin, na testing na namin ito. Pangalawang makina na to actually, na ginawa namin sa naka-Wave125 engine. Yung isa po, hindi ko na i-vlog, naka 60mm naman yung stroker, pero nakabalot din po ng ganito kalaki. So, halos same segunyal sila. So, okay naman po. Tsaka personally, segunyal ko po, ganito rin. Sa Wave 100, pero 103 lang po ang bilog, binalot din. Ang stroker naman po nun, nasa 69.5. Awa ng Diyos po, pang race, pinanggamit ko pa ng pambundok. Nakadadalawa, magtatatlong taon na po, buhay pa naman. Yan. Regular po nang nagkakaroon na racetrack po yung motor. Neto lang natigil, dala nga po na nagkaroon tayo ng sakit sa kamay. Yan. So, up to now, alive pa rin yung engine. Sa stroker po, Conrod, mahaba, proven po yan. Kasi ang daily driven ko na 200cc na Mio, naka-stroker din ng 65.9. Tayo po ay naka-Conrod din doon na 103. Napakahaba. So, proven po yon, daily driven po yon, at kung saan-saan ko binabiyahe. Pinapang long ride ko pa. Pinapang Sierra Madre pa. So, proven na po yan. So, yan po ay quick tips lang sa inyo. Kayo na po bahala mag-explore at mag-eksperimento, kasi kami patuloy na nag-eksperimento sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming budget. So, kagaya nito, DIY lang po yan. So, willing to risk and willing to learn. Ayan lang po ang aming motto sa buhay. Hindi man ganun kaganda, nakatago naman po ito. Ang importante kung ang ilalabas nito ang performance. Ayan po siya. So, ayan po. Maraming salamat, at dito na po matatapos ang ating short vlog na ito. At hopefully yung pagbibuild ng makina, maishashare ko sa inyo kung kaya kong kunan ng videos, and then sa mga susunod pa pag nag-refresh tayo ng dalawang matandang makina ko, ng race bike at saka nung sa service ko, tatry ko na ishashare po sa inyo mga laman loob. At yun po ay nasa 2 to 3 years na ang mga makinang yun. Lahat po sila malalaki setup. So, ayun po, maraming salamat. Please like, share, and subscribe, and pa-hit po ng notification button. Hopefully, sana meron ako konting na-share ulit sa inyo, konting knowledge. So, maraming salamat. So, ulitin, ride safe and God bless everyone. Adios.